Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, January 26, 2022. Yung ating minomonitor nga po na low pressure area, dito na nga po yan sa may parte ng Plaridera, Misamis Occidental. At ito nga po ay inaasahan nakakapagpaulan sa malaking bahagi ng Visayas. Ito nga po ang low pressure area, no, mababa pa rin naman po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o isang tropical depression. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay may posibilidad na tumawid pa dito sa may parte ng Palawan. Mamaya makikita po natin yan sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, no, ang umiiral po sa ating bansa dito po sa Luzon area, yung ating Northeast Monsoon o yung amihan na nakaka-apekto pa rin sa extreme northern Luzon at hanggang dito po sa Luzon at maging sa may Metro Manila. Yung mga trough o yung kaulapan ng low pressure area ay nakaka-apekto po yan sa may MIMAROPA, sa may Bicol Region, sa Caraga, Northern Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula at sa may SOCCSKSARGEN. Check naman natin yung ating satellite image kung mapapansin nga natin yung mga posibilidad na lugar na makaranas na may malalakas na pag-ulan. Dito nga po yan, ano, sa may Bacolod, sa may Escalante, sa Canlaon, sa Kabangkalan, San Jose, Iloilo City, sa may Rojas City, makakaranas din po tayo ng malalakas na pag-ulan at maging dito po sa may Cebu City. Makakaranas po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At kung mapapansin natin, ano, ay umaabot din po dito yan sa may Bicol Region. Makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dyan na may mga posibilidad nga po ng pagbaha or pagguho ng lupa dahil po yan sa ating low pressure area. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay hindi inaasahan na magiging ganap na bagyo by January 27. Ito nga po ay may posibilidad na nandito na sa may parte ng Palawan. At kung mapapansin nga po natin, by January 28, ito nga po ay lalabas ng landmass ng Palawan. Then pagdating po ng January 29, ito nga po ay andito pa rin sa may loob ng ating bansa. At pagdating ng January 30, ito nga po ay may posibilidad na mag-curve dito sa may parte ng Taiwan. Dadaan po yan ng extreme northern Luzon, kaya makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan. At pagdating po ng January 31, mapapansin natin, ano, na magiging maayos na po ang ating lagay ng panahon at muling bubugso itong amihan at makakaranas na naman tayo ng malamig na panahon. Then pagdating po ng February 1, mapapansin po natin, ano, na makakaranas po ng sunod-sunod pa rin na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, dito po sa may Bicol Region at maging Mindanao. Then pagdating po ng February 2, makikita po natin, ano, na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan itong Visayas area at maging Bicol Region. Then pagdating naman po ng February 3, makikita natin, ano, na dahan-dahan po ang gaganda ang lagay ng panahon. At makikita naman natin, no, meron po makakapal na kaulapan dito po sa eastern section ng Mindanao. Then pagdating po ng February 4, makikita po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na mga posibleng makaranas ng pagbaha at pag-uho ng lupa. Again, inuulit po natin, ano, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Malaki pa po ang chance na magbago yung mga nakikita natin sa ating advanced weather forecast dahil malayo nga po ang range ng ating advanced weather forecast, kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga possible scenario at sa mga pagbabago na nakikita natin ngayon sa ating monitor. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, no copyright infringement is intended.
I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the REM, it's a fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.